Isang magandang gabi po sa inyo. Yun po, ang oras po natin ay 6:53 at ilang minuto na lang po ay magsisimula na po ang ating gawain ng ating pong Midweek Fellowship. Kaya inaanyayahan po namin kayong lahat na maghintay at tapusin po ang ating gawain hanggang mamaya. At inaanyayahan din namin po kayo na i-share po at i-like po ang ating videos at i-mention po ang ating mga kakilala, ang ating mga kaibigan at ang ating mga kamag-anak para din po mapakinggan nila ang salita ng ating Panginoon Diyos sa araw na ito. Yun lamang po at maraming salamat. Thank you.
muli po, isa pong magandang gabi at meron na lang po tayong isang minuto bago po magsimula ang ating gawain. At bago po ang lahat, maraming maraming salamat po at i-shoutout muna po natin ang mga nandito na sa ating live. Maraming salamat po kay Sister Lebe Bruno sa panunood po, nawa po ay matapos po natin yung gawain ngayon. And ganyan din po kay Sister Teresita Lubidesi. Lubidese, maraming salamat po sa inyo pong panunood at nawa rin po ay matapos po ang gawain po natin ngayon. And para lang po na i-share po natin ang ating pong video, ating pong live para po marami pong makapanood po ng ating gawain. Yun lamang po at maraming salamat. Yan, maraming maraming salamat din po pala sa iba po pong hindi po namin nabate dahil po naglaloko po ang live. Hindi po makita yung iba po na nagko-comment dito sa hawak natin screen ngayon, sa ating hawak pong sapon ngayon. Hindi po makita yung mga iba pong nagko-comment, pero sa isa po nating cellphone na ginagamit, nakikita po dun yung mga nagko-comment. Kaya ngayon pa lang po nagpapasalamat na po kami sa panonood po ninyo. At nawa po ay matapos po natin itong gawain na ito. At kung gusto rin din po ninyo na ma-shoutout sa mga iba pa pong nanonood dyan, please comment po anything, your location po, your name po ninyo, or kung nanonood po kayo na with your family, i-comment po ninyo para po ma-shoutout po namin kayo. At yan, saktong 7 p.m. na po. At itong oras po na ito ay ang oras natin ng pagsamba natin sa ating Panginoong Diyos. Kaya inaanyayahan ko po kayo sa ating pong team online na tayo po ay magsimula na at palakpakan po natin ng ating Panginoong Diyos sa pagsisimula natin sa ating gawain. Yan. Ngayon po tayong pong lahat sa pagsisimula po natin ay manalangin tayo sa ating Panginoon Diyos. Bago po tayo umawit sa ating Panginoon Diyos, handugan muna po natin ng ating Panginoon ng isang magandang panalangin. Lord God, maraming maraming salamat Panginoon Diyos sa araw po na ito, Panginoon, na kami Panginoon Diyos ay nandito, Lord God, nanonood, Lord God, nandito sa oras na ito, Lord God, para makinig, Lord God, sumamba sa iyo, Panginoon Diyos, itaas ang pangalan mo, Panginoon. At Lord God, ngayon pala nagpapasalamat na kami, Panginoon, dahil alam namin, Panginoon Diyos, na marami na naman po kayong aral na ituturo sa aming mga buhay, Panginoon Diyos, kaya maraming maraming salamat, Panginoon. Kayo po, Lord, ang patuloy na maggabay sa bawat isa, Panginoon Diyos, bagamat, Panginoon, na meron kaming naranasan, Lord God, na munting lindol, Panginoon, kung saan lugar man ito, Lord God, kayo po ang patuloy na magprotect sa kanila, Panginoon Diyos, gabayan mo rin po sila, Panginoon Diyos. At nandito po kami, Lord God, para patuloy na ipanalangin, Lord God, ang kaligtasan ng bawat isa, Lord God. Gabayan mo rin, Panginoon Diyos, ang mga nanonood, Lord God, sa kanilang mga bahay, Panginoon, nawa, Panginoon Diyos, ay alisin mo rin yung distraction sa kanila, Panginoon, para maintindihan, Lord God, at makapag-focus sila, Lord God, sa salita na ituturo mo, Panginoon Diyos, sa amin ngayon araw na ito, Lord God. Maraming maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, palakpakan po natin ng ating Panginoong Diyos. Iba po ang live ito. Yan, ngayon po, tayo naman po ay aawit na sa ating Panginoong Diyos. Ready na po ba tayo na umawit sa ating Panginoong Diyos? Say amen po, or please comment amen sa ating pong live video para po malaman namin kung kayo po ay handa na umawit sa ating Panginoong Diyos. At kung tayo pong lahat ay handa na, palakpak po natin ng ating mga kamay at mag-say tayo ng Jesus reigns sa ating Panginoon Diyos, ng ating Panginoon Diyos ang maghahari sa ating puso, sa ating buhay. At isayaw po natin at indak po natin ang ating mga katawan para sa ating Panginoon. Yes, Lord God. Hallelujah, Panginoon. Patuloy ka namin pupurihin, Panginoon Diyos. Sabay-sabay po tayo umawit sa ating Panginoon. Sabay-sabay po tayo. I lay my life down at your feet, 'cause you're the only one I need. I turn to you and you were always
always there. In trouble time, it's you I see. I put you first, that all I need. I humble all I am, all to you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Yes, Lord God, ikaw, Panginoon Diyos, ang nag-iisa, Panginoon, na aming kasama, Panginoon. Hallelujah. You are always, always there, every how and everywhere. Your grace abounds in deeply within me. You will never, never change, Panginoon. You will never, ever change. Yesterday, today, the same. Forever till forever meets no end. One way. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Hallelujah! Truth and the light, we live by faith and not by sight. For you, we're living, oh, for you. You are the way, Lord God. You are the way, the truth and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way, Lord. You are the way, the truth and the light. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way. You are the way, the truth, and the light. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. Sabay-sabay tayo, one way! One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Palakpakan po natin ang ating Panginoon Diyos. Hallelujah, Lord God. Maraming maraming salamat, Panginoon. Patuloy ka na yung pupurihin, Panginoon Diyos. Hallelujah. Lord, maraming maraming salamat, Panginoon Diyos, sa patuloy na gabay mo, Panginoon Diyos, sa patuloy na pagpapala na ibinibigay mo sa aming mga buhay, Panginoon. Hallelujah. Itaas po natin ang ating mga kamay at patuloy na awitan ng ating Panginoon Diyos. Thank you, Lord. We bow our hearts, we bend our knees. Oh Spirit, come make us humble. We turn our eyes from evil things. Oh Lord, we cast down our idols. Give us clean hands, give us make us humble.
We turn our eyes, we turn our eyes from evil things. Oh Lord, we cast down our idol and give us clean hands, give us pure heart. Let us not leave our soul to another. Give us God, maraming salamat, Lord, sa lahat ng pagpapala, Lord God, na ibinigay mo, Panginoon Diyos, sa aming mga buhay, Lord God, sa aming mga anak mo, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, sa kabutihan, Lord God, sa pagmamahal, Lord, sa proteksyon, Panginoon Diyos, sa gabay, Lord God, na patuloy mong ibinibigay, Lord God, at hindi mo ipinagkakait sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Lord, dahil nandito kami ngayon, Lord God. At patuloy na magpupuri sa iyo, Panginoon Diyos, patuloy na sasambahin ka. Itataas ang pangalan mo, Lord God. Isisigaw, Panginoon Diyos, na ikaw ang maghari sa aming puso, Lord God, sa aming buhay, sa aming pamilya, Panginoon Diyos, sa aming lugar, Panginoon Diyos, sa aming bansa, Panginoon Diyos, at Lord God, sa buong mundo, Panginoon. Nais namin, Panginoon Diyos, na ikaw lamang ang maghari, Panginoon. Ikaw, Lord God, ang patuloy na itaas, Lord God, ng mga tao, Panginoon. Kaya kami, Lord God, patuloy na nandito, Lord God, at patuloy na magpapasalamat sa iyo lamang, Panginoon Diyos. Maraming salamat po, Panginoon. Kami, Lord God, ay patuloy na itataas ang pangalan mo sa pangalan ni Jesus. Amen! Yan, ipalakpak po natin ang ating kamay sa ating Panginoong Diyos. At bago po tayo magsiupo sa mga nandito at sa ating online po natin, bago po tayo magsiupo rin, kung kayo po ay nakatayo, patuloy po natin isigaw na ang Panginoong Diyos ang maghari sa ating mga buhay, sa ating bansa, at sa ating mundo. Sabay-sabay po tayong lahat, Jesus reigns! Jesus reigns! Jesus reigns! Jesus reigns! Jesus reigns! Jesus reigns! And Jesus reigns! Talakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Yan, maraming salamat po sa mga nandito. Kamusta naman po ang inyo mga araw? Okay lang po ba? Maganda po ba ang araw natin? Yan, nawa po maganda po ang araw ninyo. And ganun din po sa ating team online, nawa po ay maganda po ang araw ninyo. Maganda po ang nangyari sa araw nito, bagamat merong nirindol sa ibang lugar, patuloy tayo magpasalamat sa ating Panginoon Diyos dahil si Lord ang patuloy na nagproprotekta sa ating mga buhay. Yan, bago po tayo dumako sa mga announcement natin, dako muna po tayo sa mga nanonood sa atin ngayong araw nito. And for now po, meron po tayong 15 viewers. Yan, maraming salamat po sa 15 na yan. Hindi man namin kayo mababanggit lahat. Sa mga nandito ay nagpapasalamat din po kayo, po kami sa panonood po ninyo. Thank you very much po kay Sister Ollie Abad, kay Sister Cheryl. Ganun din po kay Tatay Louie. Maraming salamat po sa panonood po ninyo. Kay Sister Teresita. Ganun din po kay Sister Elenita Roman. Maraming salamat po kay Sister Jel Mitra. Thank you very much po kay Sister Marites. Ganun din po kay
Sister Lebe Bruno, kay Sister Evangeline Lee, at maraming salamat po. And ganun din po kay Sister Carmine Abad, maraming salamat po sa panunood po ninyo at sa iba po pong hindi nanonood, hindi po namin nabate, hindi po namin napasalamatan. Nandito po kami para patuloy na magpasalamat sa inyo. At paalala po namin na huwag po kakalimutan na mag-react. And of course, na-share po ang ating live video para mapakinggan din po na iba nating mga kapatid, iba nating mga kaibigan, kamag-anak, kung gaano kabuti ang ating Panginoon Diyos sa araw na ito. At kung sino po ang gusto magpasalamat sa ating pong team online, pwede po kayo magpasalamat sa ating Panginoon Diyos para po mabasa po natin kung ano po yung mga pasalamat ninyo sa araw po na ito. At yan, nawa po hindi lang po namin ngayong araw namin kayo mapanood dahil inaasahan po namin na mapanood din po or samahan niyo po kami sa mga susunod pa po na mga gawain. Nagkakaroon din po tayo ng gawain, of course, every Monday to Saturday, ang ating pong morning devotion, and sa evening devotion naman po natin ay meron lang po ang Monday, Tuesday, Thursday, Friday, and Saturday. Wala pong Wednesday kasi ang Wednesday po natin every night ay Midweek Fellowship po. Kagaya po ng araw na ito, ang ating pong nilalive, ang ating pong gawain ay ang Midweek Fellowship. And every Sunday po, meron po tayo Sunday Worship Celebration. And inaasahan po namin na makaka-attend po kayo sa mga gawain po natin na iyon. Yeah, meron po dito nagpasalamat kay Sister Marites po. Sabi niya po dito, thank you Lord sa blessing mo sa amin. Yan, maraming salamat po sa pag-share po ng inyo pong pasalamat sa ating Panginoon Diyos. Yan, kung sino pa pong nais magpasalamat, ganun din po kay Tatay Louie, sabi niya po dito, thank you Lord, every day is a blessing, kalakasan at kagalingan ng mga may karamdaman. Yan, maraming salamat po. And alam naman natin na si Lord, ang ating dakilang doktor, ang ating dakilang gamot, dahil si Lord yung patuloy na magbibigay sa atin ng kalakasan, ng kagalingan para sa ating mga nararamdaman. Kaya kung sino man po sa atin nandito, and ganun din sa ating team online, kung sino man dyan yung kakilala ninyo, kamag-anak ninyo, or kayo mismo na may nararamdaman pong sakit, huwag po ninyo nga kalimutan na ang ating Panginoon Diyos ay nandyan lang para po pagalingin po tayo. At yan, kung sino pa po ang gusto magpasalamat sa ating Panginoon Diyos, i-comment lang po ninyo ang inyong pong pasalamat at babasahin na lang po namin yan. At kung hindi man po namin mabasa, ay makikita naman po yan ng iba pang manunood at matutuwa po sila kung gaano kabuti ang ating Panginoon Diyos sa inyong mga buhay. Maraming salamat po sa nanood. Ngayon po meron po tayong sa 16 viewers na, at maraming salamat po. At may nadagdag pong isa ulit, ngayon po 17 viewers na po tayo. Maraming salamat po sa panonood po ninyo. Yan, sabi po rito Sister Teresita, nagpapasalamat po ako sa pag-iingat ng Diyos sa aking buhay. Hindi ko po naramdaman ang dindol kaganina. Nagpapasalamat po ako sa maagang papasko sa akin ng aking sister. Yan, thank you very much po sa inyo pong pasalamat, Sister Teresita. At thank God dahil naging ligtas po kayo bagamat na nagkaroon man ng lindol. Yan, ganun din po kay Sister Jel Mitra, sabi niya po dito, thank you Lord, ikaw ang kumikilos sa amin, wala man kaming financial, ikaw ang nagpo-provide ng lahat. Amen. Yan, sabi rin po dito ni Sister Gracias, sabi niya po dito, thank you sa lahat-lahat po, Panginoon. Yan, maraming salamat Lord sa lahat ng binigay ng ating Panginoon Diyos na blessing sa ating mga buhay. At kung meron pa pong nais magpasalamat, i-comment lang po ninyo nang i-comment niyan. At kung meron po kayong prayer request, i-comment lang po ninyo para po mamaya makita po namin sa time po ng prayer natin yung mga prayer request po ninyo para po maipag-pray po natin. At ngayon po, anong oras na po? Meron 7:18 na po, kaya po dadako na po tayo sa ating main o sa ating gustong-gusto na ating gawain or part na ating gawain ang pakikinig ng salita ng ating Panginoon Diyos. Pero bago po ang lahat, magkaroon muna po tayo ng ating tithes and offering.
Yan, stand po natin ang ating kamay at paalala po pala sa ating po team online kung sino po gustong magbigay po ng tithing offering po ninyo. PM nyo lang po ang ating pastor para po malaman po ninyo kung ano po yung way para po makapagbigay sa ating simbahan. Yan, stand po natin ang ating kamay sa ating tithing offering. Dear God, maraming salamat, Panginoon Diyos, sa mga tao, Lord God, na patuloy mong pinagpapala. Lord God, binibigyan po, Panginoon Diyos, ng pinansyal, ng kagalingan, Lord God, gabay, proteksyon, ng wisdom, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon Diyos, Lord God, sa anak mo, Lord God, na patuloy na nagbibigay, Lord God, sa iyong tahanan, Panginoon, Lord God. Patuloy mo sila, Panginoon Diyos, pagpalain, Panginoon. Patuloy bigyan ng kalakasan at gabay at proteksyon, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Yan, at ito na nga po ang ating kinakahihintay, tayo pong lahat, ang pakikinig ng ating salita ng ating Panginoon Diyos, kaya tinatawagan ko na po ang ating pastor, si Pastor Enrico Duyan, para po sa ating Word of God. Yan, palakpakan naman po natin ang ating Panginoon Diyos sa buhay ng ating pastor. Yan po, magandang gabi po sa inyong lahat, sa mga nasa church at nasa online po. Hello po sa inyong lahat. Yan, kita naman po ako. Praise God. At ngayon po, excited na po ba tayo matuto ng salita ng Diyos? Can you say amen? Can you type amen? At kung tayo po ay handa na, ako rin po nagpapasalamat sa Panginoon. Kanina po, kakatapos lang po ng values formation sa Pompa Company. And praise God, ang ganda po ng topic po namin about Christ sufficiency in workplace, no? Nagpapasalamat po tayo sa Panginoon dahil siya po yung nagbibigay ng sa atin, ng grace, no? Sa lahat po ng sabi nga, the grace of God is sufficient in our weaknesses, no? Sa mga kainan natin, sa mga kapalpakan natin sa buhay, ang Diyos po ang tumutugon po sa atin. At ngayon po, no, nagpapasalamat po tayo sa 24, palakpakan natin ng Lord. At muli, shoutout po sa inyong lahat. Sa mga hindi pa po nag-share ng ating pong video, ay pakishare na lamang po ang ating pong video. At naniniwala po ako na sa pag-share niyo po ng video, marami po tayong kaluluwang maabot, na sila po'y makakilala sa Panginoon, sila po'y ma-empower, ma-enlighten, at ma-equip po ngayon. Kaya sa gabi pong ito, sabay-sabay po tayong mag-share. In 1 minute, tayo po ay mag-start na sa ating pong Word of God. At pakishare po, no? Kapag na-share niyo na po, can you type done, no? Lagay po natin done. Ibig sabihin, na-share niyo na po yung ating pong video. At bago tayo magsimula, announcement lamang po, sa December 25, ang ating pong gawain ay alas 8 po ng umaga, no? Hindi po alas 10. Kaya kasi ito po ay Kapaskuhan, at alam naman po natin na busy po ang bawat isa, na tayo po ay yung ibang mga kabataan, mga bata ay mamamasko. Sa mga magulang naman po, magluluto at mag-aasikaso rin po. At sila rin po ay maghihintay at maghahanda po ng blessing po nila para ibigay sa mga inaanak. Kaya sa mga nanonood po sa atin, maging pagpapala po tayo sa darating na Pasko. No? Sabi nga ng Bible, it's better na tayo po ay magbigay kaysa po tayo tumanggap. No? Ang mas masarap po ang feeling na tayo po ay nagbibigay. At kung na-share na po natin, pwede po ba tayong manalangin sa ating pong Panginoon? Magpasalamat lamang po sa gabi pong ito. Alam po natin na ang Diyos ay patuloy na mangusap sa puso ng bawat isa po sa atin. Hallelujah. Lord, maraming salamat po sa gabi pong ito. Alam po namin na Ikaw ay buhay na Diyos na patuloy po na kumikilos sa aming pong kalagitnaan. Alam po namin, Lord God, that we are not worthy, Lord God. Hindi kami karapat-dapat. Hindi namin deserve yung blessing, yung healing, yung promotion, yung material things na patuloy mong ibinibigay po sa amin. But because of your grace and mercy and love, natatanggap po namin po ito. Dahil Ikaw ay tapat na Diyos at mabuting Diyos sa buhay ng bawat isa po sa amin. Before we start, Lord God, kung meron kang nakikita sa aming karumihan sa aming puso, hanggang ngayon, Lord, ay patuloy po kaming nagpapasiyasa upang nasa ganon na kapag kami ay nakinig sa iyong salita, malinaw at mararamdaman po namin ang paggalaw ng iyong banal na Espiritu. Salamat po, ngayon pa lamang, give us wisdom and understanding, Lord God. Ito pong topic po na ito, pinag-aralan ko, pero pwede mo po itong baguhin, pwede mo pong mas pagandahin palalo sapagkat Ikaw ang Diyos ng kapangyarihan na patuloy na sa iyong salita, merong buhay, may pag-asa, meron pong
pagbabago. Meron po, Panginoong Diyos, paghahanda. At sa lahat ng aming po mapapakinggan tungkol sa topic po namin, Ikaw po ang maparangalan. Maraming salamat po sa mga nasa church at nasa online. We bring back all the glory and honor and thanksgiving. In the precious name of Jesus we pray. Ang lahat po ay magsabi po ng malakas na Amen! Amen! Palakpakan po natin ng Lord yung malakas at mataas sa palakpak para sa Lord. At ang pag-uusapan po natin ngayon is about God moves in marvelous ways. Sabihin nga po natin, God moves in marvelous ways. God moves in marvelous ways. Praise God. Ang Diyos ay kumikilos sa kamangha-manghang paraan o mga paraan. Sabi po sa Psalm 98 verse 1, O sing to the Lord a new song, for He has done wonderful things. He has His right hand and His holy arm have gained the victory for Him. Ulitin lamang po natin, O sing to the Lord a new song, for He has done wonderful things. His right hand and His holy arm have gained the victory for Him. For short, maraming bagay na ang Diyos ay kumikilos po sa ating pong mga buhay. Sino po sa atin naranasan po yung pagkilos ng Panginoon? Can you type amen? Can you say amen? No, meron po mga nagsasabi, talaga bang kumikilos ang Panginoon? Gumagawa ba ang Panginoon? Parang hindi ko nararanasan, hindi ko nararamdaman. At meron nang po tayong tatlong bagay na pag-uusapan po ngayon about sa pagkilos ng Panginoon. At ito po yung ating pag-uusapan po ngayon. At buksan niyo po, no, ang inyo pong mga Bible. Mamaya meron tayong mga verses na pag-uusapan. At nawa tayo po ay matuto ng salita ng Diyos ngayong gabi pong ito. Okay, God moves in marvelous ways. At maraming kaparaanan para ang isang tinatawag na mga appliances ay gumana para mag-work po ito. Kailangan ng electricity, kailangan ng gasolina para sa sasakyan, at mayroon pang mga ibang bagay, kailangan ng battery sa e-bike, no? At ng kuryente para umandar po ito at gumana. No? Para kumilos po yung isang tao ng isang matiwasay, mahusay na pagkilos, no, merong kasipagan at merong malinaw na pag-iisip. Kailangan po natin ng pagkain, kailangan ng pahinga, no? Kailangan po ng mga bagay-bagay na magbibigay po sa atin ng kalibangan, no? At yung kalibangan po na ito ay hindi po basta paglilibang na walang kwenta. Kasi meron pong libangan na walang kwenta, no? Ito po yung pagiinuman, hindi po maganda 'yon. Yung libang na meron kang mapupulot na aral, yung talagang mag-grow ka spiritually as a human, no? As an individual. Ganon din po na ang Diyos ay merong kaparaanan para po siya ay kumilos. At meron siyang mga ginagamit na sirkumstansya upang ang Diyos ay kumilos. Hindi siya kikilos ng basta-basta, no? Siya ay gagamit ng isang bagay upang o ng isang pangyayari o ng isang tao upang ang kanyang mga gawa ay maranasan po natin. Ang tanong, ano yung mga bagay po na ito? Ito pa yung pag-uusapan po natin. Number one, God moves in marvelous ways. At yung kaparaanan po niya, God moves in marvelous ways through prayer. Sabihin po natin, through prayer. Sa pamamagitan ng panalangin o pagdarasal. For short, kapag hindi ho tayo nag-pray, hindi mag-move ang Panginoon. Hello? No, kaya kailangan po yung pananalangin. Kaya meron tayong individual prayer, meron tayong corporate prayer dito sa church, meron tayong national prayer, yung Jesus Reigns. Kasi nga, kapag hindi nanalangin ang isang bansa, kapag hindi nanalangin ang isang komunidad, kapag hindi nanalangin ang isang pamilya, kapag hindi nanalangin ang bawat isa po sa atin, hindi kikilos ang Panginoon. And in the Old Testament and in the New Testament, kung bakit po meron pong ginagawa ang Diyos, ay nananalangin po ang kanyang mga lingkod. Humihingi ng request. No? Tandaan po natin, yung prayer is a request. No? Na patuloy na dapat po nating banggitin. Sabi nga sa Jeremiah 33 verse 3, sabi po roon, call unto me and I will answer you and I will show you great and mighty things which you do not know. No, sa ating pananalangin, ipinapakita ng Diyos
yung kamangha-manghang kilos po niya at gawa niya sa buhay ng bawat sa po sa atin. Sino po sa atin ngayon? Naranasan mo yung pagkilos ng Panginoon, nag-pray ka. No? Can you say amen? No? Nung nag-pray ka, gumalaw ang kapangyarihan ng Diyos. Gumalaw ang himala ng Panginoon. Gumalaw yung paa at kamay ng Diyos sa iyong buhay at naranasan mo yung mga answered prayers. Amen. And sabi rin po sa Bible, Ephesians chapter 3 verse 20, now to him who is able, can we say able? Who is able? Sino po yung si God? To do immeasurably more than all we ask or imagine according to his power that is at work within us. Ibig sabihin, meron siyang abilidad, capability, na kapag tayo ay nag-asa kanya, talagang kikilos siya sa kanya pong makapangyarihang paggalaw. At naranasan po natin ito many times na. There's a lot of prayer requests na kumilos ang ating pong Panginoon. No? At kung titimbangin po nga natin yung sinagot ng Panginoon sa hindi sinagot ng Diyos, mas marami po yung, at nangingibabaw po yung sinagot ng Panginoon. Amen? Kasi bakit? Kasi nga, gusto niyang ipakita, iparanas po sa atin, sabi nga natin ng Sunday, yung kanyang faithfulness, yung kanyang love, yung kanyang grace, yung kanyang mercy. No? Na bagamat tayo po ay nagkamali, nagkasala. Pero sa pagtawag natin sa pangalan ng Panginoong Jesus, sa ating Diyos, eh, sinasagot ng Panginoon ang ating pong panalangin. Amen po ba? At ito po yung natutunan ko, maganda po ito. Kapag nag-pray ho tayo, bakit ba kailangan sa bandang huli merong sa pangalan ni Jesus? Diba? Sabi natin, Lord, maraming salamat po. I-guide mo po kami. In Jesus' name, amen. Sa pagkain, in Jesus' name, amen. Tandaan nyo, huwag na huwag ho kayong mananalangin nung wala sa dulong in Jesus' name. Kasi yung in Jesus' name, dun po talaga sasagot ang Panginoon. No? Kasi kung wala po yun, yung pangalan ni Jesus sa panalangin po natin, kumbaga, yun po yung pinakasusi para tayo po ay masagot at pakinggan ng Panginoon. Dahil tayo po ay makasalanan. No? At kung wala yung pangalan ni Jesus sa panalangin po natin, hindi haabot po sa langit yung ating pong panalangin. Kahit anong prayer mo, pero kung wala ang pangalan ni Jesus, eh, hindi ho tayo papakinggan ng Panginoon. At marami pang ibang paraan. Kinuwento ko po yan ang last ano po natin, yung uncompromised prayer. No? Na kapag may kasalanan tayo, kapag hindi tama yung puso natin, wala tayong pananampalataya, God will never answer our prayer. At hindi ho siya kikilos. And then sabi nga ho rito, God has chosen to move through our praying to accomplish things that would not have happened through any other means. Ibig sabihin, sa pananalangin po natin, talagang meron siyang ginagawa doon sa mga bagay, kaysa sa mga bagay na palagi po natin ginagawa. In words, in prayer, God is moving. And alam naman po natin, word is powerful. Sa salita pa lamang po, ay meron ng kapangyarihan. Nasabi nga, in words, there's power between life and death. May kapangyarihan po sa ating salita. At sa ating pananalangin, kumikilos po ang Panginoon. Naalala niyo po, si Hannah nag-pray. Ano sabi niya? Lord, bigyan niyo po ako ng isang baby. Ang pangalan ay? Ano pangalan? David? Ano pangalan po? Type niyo nga po dyan, no? Baka mamaya, nagkakamali po tayo. Samuel po. No? Samuel. No? At nung humiling po siya, binigay hindi. Ibinigay. No? Nung nanalangin si Jesus, sabi niya, Ama, salamat po. Magkakaroon ng tinapay at isda. Dumami po ba yung tinapay at isda? Dahil sa pananalangin, kumilos ng Ama sa langit na pinagpala po yung 5,000 katao. Take note, mga lalaki pa lamang po yung wala pa yung babae at mga bata. Amen? Palakpakan naman natin ng Lord. Yung nanalangin po, yung kinuwento ko po nung nakaraan, nung nanalangin po si Paul and Silas, ano po nangyari? Nagkalindol. No? And then, nagkalas po yung mga ano sa kulungan. No? Yung tanikala, nalaglag, bumukas po yung kulungan. Pero hindi sila tumakas. Answered prayer, no? Nakalaya po sila. And then ito po si Peter, nakulong din po na persecute. Pero pinalaya rin po ng anghel ng Panginoon. Di po ba? At nananalangin po yung mga kapatid. Kumilos po ang Panginoon. Sabi ko nga, nagpe-pray pa rin sila pero answered prayer na pala. Yun yung maganda sa Panginoon eh. Nagpe-pray tayo ngayon, Lord.
heal them, Lord, bless them. Hindi nyo alam. Nasa inyo na pala yung healing. Ikiklaim mo na lang. Amen po. At ngayon pa lamang, I declare, yung healing nasa iyo na, yung blessing nasa iyo na, yung promotion nasa iyo na, yung victory nasa iyo na, yung hope nasa iyo na, yung joy nasa iyo na, yung peace nasa iyo na, answered prayer ka na. Paniwalaan mo na lang, kapatid, yung pagpapala ng Panginoon sa buhay ng bawat sa puso atin. And we also remember Elijah pray for rain. Sabi niya, Lord, magkaroon po ng ulan. Umulan po, hindi. Umulan po dahil siya po ay mataimtim, nanalangin at nahuwag umulan. Hindi nga umulan sa loob ng tatlong taon at anim na buwan. At nang siya ay nanalangin para umulan, bumagsak nga ang ulan at namunga ang mga halaman. Kaya kung gusto natin, di ba, summer ngayon, pag nag-pray ho tayo, Lord, paulanin ninyo naman po sa Valenzuela, paulanin ninyo naman po sa mga probinsya, sa Metro Manila, maging sa ibang bansa, paulanin ninyo po. Mangyayari po ito. No? Kikilos po ang Panginoon. Bakit nag-pray ang isang lingkod ng Diyos nang merong pananampalataya at ang Panginoon ay tutugon at gagalaw sa kamangha-mangha niya pong gawain. Kasi gusto niya po talagang iparanas po ito sa kanyang mga anak, lalo na po sa kanyang mga anak. No? And then, sabi nga, God moves or answers in our prayers. Sabi nga, yes, ang sagot niya. Pagka yes ang sagot ng Panginoon, let's thank God. No, kapag tinugon ka ng Panginoon, magpasalamat ka, magpatotoo ka. Sabi mo, Lord, salamat, nakapasa yung anak ko sa board exam bilang isang engineer. Sabi nga ni Ma'am Rose. Di ba? Lord, salamat po, pinagaling na po yung aking cancer. Lord, salamat po, Panginoong Diyos, na promote yung asawa ko. Lord, salamat po, meron na kaming house and lot, palakpakan natin ng Panginoon. No, magpasalamat po tayo at huwag natin gayahin yung siyam na merong ketongin na pinagaling ng Panginoon nung sila'y gumaling, hindi sila bumalik kay Jesus at nagpuri, nagpasalamat. No, let's thank God kapag kasinagot ang Panginoon ang ating mga pangapanalangin. Pangalawa, wait and continue, talk to God. No, sa Psalm 41, I waited patiently for the Lord. He turned to me and heard my cry. No, sabi nga, pray without ceasing. Huwag tayo huminto sa pananalangin. Hanggat wala pa yung answered prayer, patuloy lang po nating ipanalangin. Ha, kaya pala, Pastor, yung prayer natin minsan mahaba. Kasi ang dami natin pinapanalangin. Kasi marami pa rin pong hindi sinasagot ng Panginoon. No? Kasi baka mamaya, nagsasawa na tayong manalangin. Ang tagal-tagal na, pero sabi ng Panginoon, continue talk to me, and I will hear your prayer. Pangatlo, no. At kapag no ang sagot ng Panginoon, minsan masama loob natin. Tama, mali. No? Masama ang loob natin na parang nag-compare pa nga tayo sa iba. Pero sabi ng Panginoon, no. Just trust. No? Just trust me. I have a better plan for you. Meron akong mas magandang ibibigay sa iyo. Yung mga mamaya, ang hinihingi po natin, iPhone 10. Gusto ng Lord ibigay sa iyo, iPhone 13. Amen po. Mamaya, hinihingi mo lang house and lot. Gusto ng Lord, meron kang swimming pool. Hello? No, kaya mansion ang ibigay sa iyo ng Panginoon. No, sinasabi mo, prayer mo lang, Lord, gusto kong makagraduate, no? Ng school. Gusto ko yung meron ako matatanggap na award. Minsan, di sinasagot ng Panginoon. No? Na ikaw ay walang award. Nakagraduate ka pero walang award. Sasabihin mo, bakit hindi sinagot ng Panginoon? Gusto ko may award eh. No? And then, meron siyang magandang plano. No? Sa buhay po natin, pagtiwalaan po natin, minsan di natin alam. No? Pero si Lord alam niya kung ano yung the best para po sa atin. Sabi nga, the Lord could be protecting you from danger that you do not see coming. Kaya pala hindi ibinigay sa atin yung prayer po natin, baka mamaya mapapahamak po tayo. Kaya pala hindi binigay sa iyo yung motor, baka mamaya maaksidente ka o isasakyan. No? Kasi hindi ka pa marunong masyado mag-drive. No? So Psalm 121 verse 7, the Lord will keep you from all harm. He will watch over your life. No? Poprotektahan tayo ng Panginoon. God didn't answer so you can grow in humility. Minsan hindi sinasagot ng Panginoon yung prayer natin. Why? Because gusto na tayong ng Panginoon na mapagpumbaba. Baka mamaya, nagmamayabang na hoon tayo. Wala kayo sa akin. Ang dami kong answered prayer. Kayo, ang dami niyong mga unanswered prayer. Diba? Baka makasalanan kasi kayo eh. Mamaya, nagmamalaki na hoon tayo.
No, kaya hindi sinasagot ng Panginoon. Gusto niya mag-humble down tayo at patuloy lang ho tayong humingi sa Panginoon. Sabi ng Bible, James 4:10, humble yourself before the Lord and He will lift you up. No? And sabi nga, and sometimes when God says no or not yet, it is to bring greater glory to Himself. Minsan di sinasagot ng Panginoon yung ating mga panalangin kasi mas gusto niyang maparangalan, no? Yung kanyang pangalan. Hindi maparangalan yung sarili natin, hindi yung simbahan, no? Kundi ang ating Panginoon. 1 Corinthians 10:31, whether you eat or drink or whatever you do, do it for the glory of God. No? Mag-pray tayo na mag-pray for the glory of God. Wala pa rin sagot, mag-pray lang ho tayo na mag-pray. No? Pero sabi nga, hindi sinagot ngayon ng Panginoon yung ating prayer. Pero meron siyang magandang purpose. Do we remember Lazarus died, but Jesus afterwards gave him resurrection? No? Siya po ay nabuhay na maguli in physical form. An answered prayer ng una yung mga kapatid niya. Sabi pa nga ng magkapatid, no? Nagtatampo sila, Lord, kung nandito lang kayo, hindi sana mangyayari ito. No? Parang sinasabi niya, Lord, hindi mo sinagot yung panalangin namin, namatay tuloy yung kapatid ko. Narasa niyo na po yun, na nag-pray ka sa iyong mahal sa buhay na mabuhay, pero namatay. No? And then, sabi ng Panginoon, gusto ko na ako yung mapapurihan doon sa pagsagot ko, doon sa panalangin. No, no ang sagot ko. Bakit? Kasi meron siyang greater purpose. Ano po yun? Buhaying muli si Lazaro. Bakit? Para mas maraming makakilala sa Panginoon. Makita ng mga tao sa paligid na ang Diyos ay bumubuhay ng patay. Amen? Na si Jesus, kaya niyang buhayin ang patay kahit inaagnas na. Kaya niyang buhayin ang patay. Ang tanong, marami mo bang parang tila bagay, patay na sa ating buhay? Patay na yung pananampalataya mo? Patay na yung pag-asa mo? No? Patay na ba yung pangarap mo? Pero sabi ni Lord, bubuhayin niyang muli. Hindi ko sinagot ngayon, pero isang araw, sasagutin ko yan. Basta maghintay ka lang. Sa aking timing, sa aking kalooban, palakpakan natin ang Panginoon. No? Hintay lang ho tayo. No? Konting tiis na lang. Bakit mas gusto niya na mas ipakita at iparanas yung marvelous things na gagawin ng Panginoon. Iyon po yung una. God moves through our prayer. Pangalawa po, God moves in marvelous ways through His people. Kanina, in prayer. Ngayon naman po, through His people. Sa kanyang mga anak. Sa mga anak ng Diyos. Sa kanyang mga lingkod. Ginagamit po ng Panginoong Diyos ang kanyang mga lingkod para maramdaman po natin yung pagkilos ng Panginoon. In the Old Testament and in the New Testament, sa mga, sabi nga ho rito, sa mga lingkod ng Panginoon, no, sa mga propeta, sa mga apostol, sa mga pastor, sa mga guro, sa mga evangelist, kumikilos po ang Panginoon. Number one, is God moves through His people to write the Bible. He used His servant. No, kung walang tao, paano maisusulat yung Bible? At paano mababasa ng mga tao at para mangusap sa atin ng Panginoon at kumilos sa atin ng Panginoon sa ating mga buhay? Ginamit niya yung mga tao na simpleng tao, kilalang tao, may kapangyarihang tao, mga mangingisda, mga doktor, meron pong profesyon. Lahat ng yan, iba't ibang uri, ginamit ng Panginoon para siya ay kumilos ng kamangha-mangha. 2 Peter 1:21, sapagkat ang pahayag ng mga propeta ay hindi nagmula sa kalooban lamang ng tao. Ito ay galing sa Diyos at ipinahayag ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Meron pong 40 authors, no? Ito pong Bible at meron pong 66 books. At sila po ay sumulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal Espiritu sa karunungan ng Diyos. At kung wala yung kapangyarihan at karunungan at pagkilos ng Panginoon doon sa mga taong ito, hindi magiging perpekto yung salita ng Diyos. But because of God, the Word of God is perfect. The law of God is pure and accurate. Wala pong ano po dyan, wala pong taliwas po dyan. Perpekto ang salita ng Diyos. Kung meron man po sa atin hanggang ngayon, you don't believe in the Bible, magsisi ka na. Sabi mo, Lord, sorry. Hindi ko pinaniniwalaan.
Kasi marami yung nagsasabi, yung Bible daw ay gawa lang ng tao yan. And which is true, gawa talaga siya ng tao. Hindi naman si Lord nagsulat eh. Ang mga tao talaga nagsulat. Kasi bakit? Para makarelate ang tao. Isipin nyo, kung manok yung nagsulat dyan, maintindihan nyo ba? Hindi. No? Kaya ginamit niya yung tao para mas maunawaan ng tao na ang Diyos ay nagmamahal sa tao. Sa kabila ng kasalanan po natin, sa kabila ng kakulangan po natin, mahal pa rin tayo ng Panginoon. Yan po ang sentro at ibig sabihin ng Biblia. Yung pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan na kahit makasalanan tayo, patuloy pa tayong inaabot ng ating pong Panginoon. Panakpakan natin ng Lord. Hallelujah. Shout out po kay Pastor Art. Hello po, magandang gabi po sa inyo. And then, pangalawa po, God moves through His people to work in the kingdom of God. Meron pong tinatawag na kingdom work or kingdom ministry. 1 Peter 4:10 to 11. Each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various forms. If anyone speaks, they should do so as one who speaks the very words of God. Now, Ephesians 4:11. And He gave some as apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. Ang tawag ko nga po rito is puppet. No? Ito po ay puppet ng Panginoon. Acronym, puppet. No, nandun po yung pastor, apostol, prophets, evangelists, and teachers. We are puppet. No, tayo pong mga lingkod ng Panginoon, lahat po tayo puppet. Ano ibig sabihin? Na gusto natin, maging sunod-sunod na tayo ng Panginoon. Yung will ni Lord ang masunod sa ating mga buhay. At tayo po yung gamitin ng Panginoon, no, para magamit ng Lord na ma-spread po natin ang yung pag-ibig sa ating pong kapwa. Yung at magamit po yung mga giftings na meron po tayo to serve other people, no? Kasi nga hindi kikilos ang Panginoon ng sa sarili niya. Kasi espiritu po siya eh. No? At hindi pwedeng bumaba yung Diyos po natin dito. Pag bumaba rito, patay tayong lahat. Because the holiness of God ay hindi talaga pwede, no, sa isang makasalanang mundo. Mamamatay tayong lahat dahil sa holiness ng Panginoon. No? Kaya ang ginamit niya mga tao na makasalanan din. Pero sa biyaya ng Panginoon, naging banal dahil kay Kristo. At ang bawat sa pusa atin ay ginagamit ng Panginoon para maranasan natin ang pagkilos ng Diyos. Amen? No? Ito po yung wisdom burrito. Naghahanap po tayo, di ba? Nagpe-pray tayo. Sinasabi natin, Lord, kumilos ka, Panginoong Diyos, sa church na ito. Na Lord, ikaw po, Panginoong Diyos, ang magpuno ng aming tithes and offering. Lord, dumami po, Panginoong Diyos, ang tithes and offering. Pray tayo ng pray na dumami yung tithes and offering. No? Lord, meron pong magbigay. I-touch mo po ang puso ng mga tao. Merong problema, tayong mga nasa loob ng church, hindi nagbibigay. No, minsan tayo po yung sagot sa panalangin. Hello? Naghahanap tayo ng sagot sa iba. Naghahanap tayo ng answer prayer sa iba. Yung pala ikaw ang gagamitin ng Panginoon. Ayaw mo lang sumunod sa Diyos. Ayaw mo paggamit sa Panginoon. Hello? Gusto mong kumilos ang Diyos sa community natin? Sinasabi natin, Lord, magkaroon po ng pagbabago sa aming komunidad. Magkaroon po, Panginoong Diyos, matulungan yung mga nagugutom, yung mga naghihirap, yung mga kapos. Pero ikaw mayaman, anong ginagawa mo sa inyong komunidad? O meron ka maitutulong sa kapwa, anong ginagawa mo sa komunidad? Namamatay na sila sa gutom, pero sinasabi mo, Lord, have mercy on them. Sabi lang sa inyo, Lord, ikaw gagamitin ko, ayaw mong kumilos. Ayaw mong gumawa. Ayaw mo silang tulungan. Ah. May pera ka, mag-feeding program ka. Hello? May budget ka, tulungan mo yung mga mahihirap. No? Na sinasabi natin, Lord, but parang hindi kumikilos ang yung kapangyarihan sa aming lugar? Kasi hindi po tayo kumikilos. Sino po gagamitin? Tayo pong mga anak niya. Hello? Na tumulong sa iba. Yung talents, treasures, and giftings po natin, ipagamit natin sa Diyos upang maramdaman ng nasa komunidad na may nagmamahal sa kanilang Diyos. Ulitin ko po, sino gagamitin? Yung kanyang mga anak, yung kanyang mga tao. At ayaw nating mapahiya na minsan, baka mamaya, gamitin niya pa yung mga unbeliever to help the Christian community. No? Ayoko mangyari po yun. Nang tumulong sa simbahan po natin, mga unbelievers,
at sasabihin, sige ito, itutulong ko sa church. No? So palpal ho tayo roon na tayo dapat ang unang tumulong sa simbahan po natin. Diba? Sa simbahan ng Panginoon. And then, magpagamit ho tayo sa Diyos in the kingdom work and kingdom ministry. And then lastly, ito po yung maganda. No? Kanina is to write the Bible, to work in the kingdom ministry or in the kingdom of God, and pangatlo, to win others to Christ. No? Na iwin po natin yung mga tao kay Kristo. Acts 1:8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes, first to the Jew, then to the Gentiles. Na sinasabi natin sa Panginoon, Lord, have mercy on us. Magkaroon po ng great revival sa bansang Pilipinas. Magkaroon po ng revival sa kapwa Pilipino po namin. Magkaroon ng revival, Panginoong Diyos, sa aming komunidad, maging sa aming pamilya. But we don't share the Word of God. We don't share the Word of God in our families, in our community, in the online world, sa mga kababayan po natin sa ibang bansa, sa pang-OFW po natin. Hindi lang po kayo nandiyan para magtrabaho sa inyong amo at paglingkuran, kundi ibahagi si Kristo sa inyong amo. Ibahagi si Kristo sa mga kapwa OFW. Ibahagi si Kristo sa mga foreigner at ipagsigawan natin, Jesus loves you. Jesus died on the cross because of our sins. Accept Him now before it's too late. Repent and receive Christ because the time is near. Malapit nang dumating ang Panginoon. And gusto natin kumilos na magkaroon ng revival sa bansa natin. Pero ikaw Kristiyano, ikaw pastor, ikaw leader, anong ginagawa mo? Nagpipreach ka ba ng Word of God? Yes or no? Ikaw Kristiyano, anong ginagawa mo? Bilang isang anak ng Diyos, hindi magkakaroon ng revival kung mananahimik tayong lahat at hindi natin maibabahagi ang salita ng Diyos sa kapwa po natin. Tandaan niyo po yan. Simulan po natin sa ating pong pamilya. Let's win the soul of others through the Lord Jesus Christ. Tayo ang gagamitin ng Panginoon upang maramdaman nila yung pag-ibig ng Diyos. And then, pangatlong points, matatapos na po tayo. Kanina po, God moves in marvelous ways through prayer. Pangalawa is through His people. And then pangatlo, God moves in marvelous ways through our problems. Kumikilos ang Panginoon sa kabila ng mga problema ng ating pong pinagdadaanan. Pastor, paano kumikilos ang Panginoon? Problema nga yan. Pabigat nga yan. Hindi ba yan pahirap sa amin? Hindi po. Meron pong magandang dulot ang problema. Number one, ito po, para mas maintindihan natin sa 27 na nanonood sa ating pong nasa church. Number one po is to reveal His character. Sabihin nga po natin, reveal His character. No, maipamalas niya yung kanyang katangian. Remember the blind man? Sabi po rito sa John 9:3, sumagot si Jesus, ipinanganak siyang bulag, hindi dahil nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. God allows the blind man, the sicknesses, no, the famine, ano pa ba? The mga struggles sa buhay po natin, sufferings, pain, and many more. And there's a lot of things na talagang nakakadurog ng puso sa mga problema na pinagdadaanan po natin. Pero nangyari po ito sa bulag para mahayag ang kapangyarihan ng Panginoon. Ulitin ko po, sino ang pagagalingin ng Diyos kung wala pong bulag at may sakit at karamdaman? Wala. Sino po, no? Sino po ang bibigyan niya ng pagpapala kung lahat tayo mayaman? Wala. Naintindihan na po natin kung bakit may mahirap. Hello? Sino ang gagamitin ng Panginoon kung lahat ho tayo matino? Wala. Wala. Kasi naparito si Jesus sa makasalanan upang iligtas ang makasalanan, upang mahayag ang kanyang pag-ibig at kadakilaan sa bawat sa natin. Palakpan natin ang Panginoon. Amen. And point number one, gusto niyang maipakita yung kanyang character that God is love, God is forgiving God, God is a merciful God, God is faithful God, God is a generous God, God is a loving God, no? Patuloy nagmamahal po sa atin. Pangalawa po, hindi lang ma-reveal yung character,
ng Panginoon, kundi ma-build yung character po natin, to rebuild our character, our own character. Isipin nyo, walang problema. No? Ma-build ba yung character natin? No? Kaya meron pong ano, waiting time eh. Para yung patience natin, ano? Ma-build. No? Yung character po natin, ma-build po ito. Kung tayo po ba ay mapagtiis o hindi. No? Yung ating pagmamahal. No? Yung character natin sa pagmamahal. No? Kailangan po ng problema para ma-build po ito at maipakita. At mamahalin natin yung mga tao, hindi kaibig-ibig. No? Kaya kung merong kaguluhan na darating, kanina po may lindol, nawawalan ho tayo ng kapayapaan at may anxiety ho tayo. Pero sabi ng Lord, no, dapat magkaroon tayo ng peace. May mga taong sa paligid natin humingi ng tulong, maging good tayo sa kanila. May mga tao na talagang nakakagigil na, pero sabi ng Panginoon, maging gentle tayo sa kanila. Ang tanong, kapag ka may mga pagsubok, what character na ay, yung pinapakita po natin sa mga tao, especially kay Lord? Ano yung character na lumalabas po sa atin? Mabuti o masama? Maganda o pangit? No? Nakakalugod sa Diyos o hindi? And then pangatlo, to reveal our faith. Kung ito po ay totoo o hindi. Sabi po sa 1 Peter 1:7, nararanasan ninyo ito upang dalisayin ang inyong pananampalataya. Kaya kung paanong pinaararaan sa apoy ang ginto, ang inyong pananampalataya ang mas mahalaga kaysa sa gintong nasisira, ay pinaparaan din sa apoy ng pagsubok upang patunayan kung talagang tapat. Kung magkagayon, tatanggap kayo ng papuri, kaluwalhatian at karangalan sa araw ng pagpapahayag kay Hesukristo. Amen po. Kaya kung may mga problema ho tayong pinagdadaanan, para kumilos ang Panginoon at makita niya kung talagang totoo yung ating pong pananampalataya. Tandaan niyo po lahat, no? Lahat ng umaatin sa church, iba-iba po ang pananampalataya. Meron pong mataas ang pananampalataya at meron pong maliit na pananampalataya at meron po walang pananampalataya. Alin tayo sa tatlo? At matetest po yan kapag meron na tayong problema. Ito pong itong asiste, sabi nga. Kapag may problema ho tayo, is either tayo po ay magpatuloy sa Panginoon o hindi. No? Kapag tayo po ay nag-back out, baka iba yung pananampalataya na meron ho tayo. Baka mababa yung ating pananampalataya. Pero kung ikaw ay bugbog na ng problema, sabay-sabay na, salasalabat na yung mga problema, problema sa pera, sa trabaho, sa pag-aaral, sa pamilya, sa negosyo, sa ministry, o sa mga bagay-bagay na kinaabalaan po natin, ang dami natin pagsubok na pinagdadaanan. Pero sa sobrang sandamakmak yung mga problema natin, pagsubok po natin, patuloy kang nakangiti at sinasabi mo, God will move. God will make a way. No? God can do a marvelous things in my life. Alam ko, hindi pa tapos ang Diyos sa akin. At sa araw, mapagtatagumpayan ko ang mga pagsubok na pinagdadaanan ko. Can you say amen for that? No? Kumikilos ang Panginoon kahit sa kabila ng pagsubok ho natin. And then lastly, Pastor, kumikilos ba ang Diyos kapag ka ako'y pasaway? No? Pag inisip natin, di ba, pag pasaway ka, hindi kikilos ang Panginoon, hindi siya mag-move, wala siyang gagawin sa buhay mo. Pero alam niyo po, kahit pasaway ho tayo, kumikilos ang Panginoon. Amen po. Kahit wala ho tayong pananampalataya, hindi tayo nagugutom. Kahit matigas ang ulo natin, hindi tayo dumadalo palagi, hindi tayo nagbabasa ng Bible, hindi natin ginagawa yung kalooban niya. Hanggang ngayon, meron pa rin tayong mga ginagawang kasalanan, kumikilos pa rin ang Panginoon. Kaso nga lang sa ibang paraan. Sabi ng Bible, kapag ikaw ay sumunod sa Diyos, kikilos ang Panginoon, pagpapala ang mararanasan mo. Pero kapag tayo ay sumuway sa Panginoon, kikilos pa rin ang Panginoon, pagpapalo ang mararanasan mo. Ang tanong, ano ang gusto natin? Pagpapala o pagpapalo? Pagpapala. Diba? Pagpapala. Pero anong ginagawa natin sa buhay natin? Diba? Pasaway. Pero kumikilos ang Panginoon. Pero sabi ng Bible, pinapalo niya ang itinuturing niyang anak. Pero sa bandang gusto natin, no, sa bandang dulo, hindi palaging ganun. Yung pagpapalo ginagawa ng Panginoon. Kundi puro pagpapala naman ho. Bakit?
dahil sumusunod na tayo sa kalooban ng Panginoon. At nung tayo po ay sumusunod sa kalooban ng Diyos, mararanasan natin ang patuloy ng pagkilos niya sa ating pong mga buhay. Sa mga problema na pinagdadaanan po natin, tayo ang gagamitin ng Panginoon. Patuloy po tayong manalangin. Yan yung mga bagay po na yan, na paraan upang tayo po ay tugunin ng Panginoon at maranasan natin yung kapangyarihan at kamanghamangang bagay na ginagawa niya noon, ngayon, at sa darating na panahon. Palakpakan natin ang Panginoon. Let's all pray at tawagin po natin mamaya mga leaders para ipanalangin po lahat ng prayer request po rito. Lord, maraming salamat po. Before we pray to one another, Lord God, sa aming po mga kapatid sa Panginoon na sa loob ng church, na sa online, salamat po for 28 online family po namin. I do believe in my heart na hindi ka pa tapos sa aming po mga buhay. At hindi pa rin tapos, Lord God, ang pagkilos mo sa mundong ito. Sa mundo na punong-puno ng kasalanan, Panginoong Diyos. Sa mundo na punong-puno ng kaguluhan. Sa mundo na punong-puno ng kasinungalingan. Sa mundo, Panginoong Diyos, ng kaaway ang nagahari. Pero nagpapasalamat po kami for your wonderful things, Lord God, for your great, Lord God, move sa buhay po namin. Because of you, God, gumamit ka ng panalangin, tao at sitwasyon upang kami po ay mangusap ka sa aming po mga puso. At makita po namin na ikaw ay mabuting Diyos. Ngayon pa lamang, Lord God, I pray na patuloy po naming maunawaan kung ano po yung kalooban mo sa aming buhay. At kami mismo ay gamitin mo, Lord God, to touch other people's life, Lord God. At ngayon pa lamang, Lord God, sa aming pong mga problema na pinagdadaanan, there's a lot of learnings. At meron kang tinuturo po sa amin. At nakikita po namin ng pagkilos mo, Panginoon, sa mga problema po namin. In times of troubles, Lord God, thank you so much for fear, for faith, Lord God. Salamat po, Panginoong Diyos, for peace. Salamat po, Panginoong Diyos, for your wisdom and guidance. At ngayon pa lamang, matuto po kami sa mga pinagdadaanan po namin. Matuto po kami, Panginoong Diyos, sa pinag-uusapan po namin ngayon at may apply po namin ito. At kung gusto namin bumaba at gumalaw ang iyong kamay at paa at kumilos, Panginoong Diyos, sa bansa pong ito, sa aming pong mga lugar, Lord, patuloy lamang po kaming dumepende po sa iyo, sa iyong dakilang kapangyarihan at katalinuhan. Maraming maraming salamat po. Patuloy kang kumilos, Panginoong Diyos, sa aming kalagitnaan. Let the move of the Holy Spirit continue flow in this church, in this place, in your places, Lord God, even in the whole world. Maraming salamat po. Ngayon pa lamang, Lord God, we ask your favor in our prayer. Answer it, Lord God, and let your will be done. In Jesus' name we pray, ang lahat po ay magsabi po ng amen and amen. Praise God. Sige po, please comment your prayer request. Pagpe-pray po tayo ng ating po mga leader. Yan, bago po natin mag-pray yung mga prayer request po sa ating comment section po sa mga prayer request po ng team online. And syempre sa dito rin po kung meron po kayong prayer request, sabihin lang po ninyo sa amin para po maipag-pray din po natin. Yan, bago po tayo manalangin sa ating mga prayer request, manalangin muna po natin ng ating community. Lord God, maraming salamat, Panginoon Diyos, sa araw na ito, Lord God, pinapanalangin namin, Panginoon Diyos, yung community namin, Lord, na kayo po, Lord God, yung patuloy na magbigay, Lord God, ng protection, Lord God, magbigay ng blessing, Panginoon. Alam namin, Panginoon Diyos, na kayo po yung patuloy na nabibigay ng protection, Lord God, ng shield, Lord God, sa aming community, Lord God. Nawa, Lord God, hipuin mo ang puso ng bawat isa, Panginoon Diyos, na nakatira dito, Panginoon Diyos, na hindi pa patuloy na lumalapit sa iyo, Panginoon. Pupuin mo, Lord God, ang kanilang mga puso, Lord God, para lalo kanilang makilala, Panginoon Diyos. Gamitin mo, Panginoon Diyos, ang iyong mga anak, Lord God, para makakilala, Lord God, yung iba pang mga tao dito sa aming community, Lord God, na hindi pa nakakakilala sa iyo, Panginoon Diyos. At nawa, Panginoon Diyos, dumating yung panahon, Lord God, na marami, Lord God, at lahat, Lord God, na nakatira sa aming community ay kilala ka, Panginoon Diyos, kumikilala sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, sa lahat ng ibinigay mo, Panginoon Diyos, sa aming
community, Panginoon Diyos, at alam namin, Lord God, na kayo, Lord God, ang patuloy na maggagabay sa bawat isa na nakatira dito, Panginoon. Maraming salamat po, Lord God. At alam namin, Panginoon Diyos, darating yung panahon, Panginoon Diyos, magkakaroon kami ng sarili namin kuryente, Lord God. Masasabi namin, Panginoon Diyos, na sa amin tong, sa lupa na to, Panginoon Diyos, nasasabi ng mga taga community ng to, Lord God, na amin tong lupa na ito, Lord God. At hindi na po magkakaroon ng gulo, Panginoon. Iwas mo, Panginoon Diyos, ang aming community, Lord God, sa mga gulo, Panginoon Diyos, sa mga away, Panginoon Diyos. Kaya po patuloy na magprotekta sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, pag-pray muna po natin yung prayer request ni Sister Jel Mitra. Sabi niya po dito, pa-pray po na mag-umpisahan na po namin ang pagpapagawa po ng bahay po namin. Lord, maraming salamat po, Panginoon Diyos, sa buhay nila, Sister Jel Mitra, Panginoon. Pinapanalangin po nila, Lord God, na mag-umpisahan na po, Panginoon Diyos, ang paggawa ng kanilang bahay, Panginoon. Alam namin, Lord God, na kayo po yung mag-provide ng mga pangangailangan, Panginoon Diyos, sa materialis man ito, Panginoon Diyos, financial, Panginoon Diyos, sa labor, Panginoon Diyos, sa mga pangbayad, Panginoon Diyos, sa mga manggagawa, Panginoon. At kung ano man ito, Lord God, alam namin, Lord God, na kayo po ang mag-provide nito at bibigyan mo po sila, Sister Jill Mitra, Panginoon Diyos, ng isang maganda, matibay na bahay, Lord God, para sa kanilang pamilya, Panginoon. Patuloy mo po, Panginoon Diyos, pagpalain ng kanilang pamilya, Panginoon Diyos. Patuloy mo po silang pagpalain, Panginoon Diyos, bigyan ng kagalingan, Lord God, ng kalakasan, Lord God, at ang pang-iingat, Lord. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Yan, sabi po dito ni Sister Isa Del Mundo, sabi niya dito, thank you, Lord, sa kalakasan at kagalingan ng aking karamdaman. Gabayan palagi ang aking mga anak at patuloy mo kaming pagpalain. Amen. Lord God, maraming salamat, Panginoon Diyos, sa patuloy na kagalingan na binigay mo, Panginoon Diyos, kay Sister Isa, Panginoon, at yung kanya pong prayer, Lord God, na patuloy mo bigyan ng pagpalain ng kanilang pamilya, Lord God, and ganoon din, Panginoon Diyos, sa kanyang mga anak, Panginoon, patuloy mo silang gabayan, protektahan, Panginoon, bigyan ng blessing, ng wisdom, Panginoon Diyos, in Jesus' name, Amen. Prayer request din po ni Sister Levi Bruno, prayer and healing, Chung Hong Fai? Chung Hong Fai, yan. Yes, Lord God, pinagpipray po namin, Lord God, yung prayer request po ni Sister Levi Bruno, ang healing po kay Brother or Sister Chung Hong Fai, Panginoon. Kayo po, Lord God, yung magbigay ng healing, Lord God. And alam namin, Panginoon Diyos, na ikaw po ang aming dakilang doktor, Panginoon Diyos, dakila namin manggagamot, Panginoon, na patuloy na magpapagaling, Panginoon Diyos, sa may mga sakit, Lord God. At pinapanalangin namin, Lord, na isa si Brother or Sister Chung Hupay, Panginoon, na mapapagaling mo, Panginoon Diyos, sa kanya nararamdaman sakit. In Jesus' name, Amen. Pinagpipray din po ni Sister Gracias. Sabi niya po dito, Lord, makakalakad na po sana ang aking kaibigan na si Ate Renalyn Hinay at makabalik na po sana siya na makakita. At ang lola ko, Lord, mawala na sana ang bukol niya malapit sa suso or yung breast po. Lord, pinagpipray po namin, Lord, ang prayer request po ni Sister Gracias, Panginoon Diyos, na healing po para po sa kanyang kaibigan, Lord God, na nawa, Lord God, ay makalakad na, Panginoon Diyos. Alam namin, Lord God, maraming beses mo nang pinatunayan, Lord God, sa Bible man, Panginoon Diyos, sa aming mga buhay man, Lord God, kung gaano ka kabuti, Lord God, sa buhay ng bawat isa, sa mga nagkakasakit, Lord God. At alam namin, Panginoon Diyos, na isa si Sister Renalyn, Panginoon Diyos, sa papagalingin mo, Panginoon Diyos, bibigyan mo na kagalingan, Panginoon. At ngayon pa lang, Lord God, dinedeclare na namin, Lord God, na makakapaglakad na ulit si Sister Renalyn, Panginoon Diyos. And ganoon din po sa lola po ni Sister Gracias, Panginoon, na mawala na, Lord God, yung bukol, Lord God, na meron siya, Panginoon Diyos. Alam namin, Panginoon, ang hirap magkaroon ng sakit, Panginoon, lalo na pag tungkol, Lord God, sa mga bukol-bukol, Panginoon Diyos,
sa mga malalang sakit, Panginoon Diyos, alam namin kung gano'ng kahirap to, Panginoon. At alam namin, Panginoon Diyos, na ikaw, Lord God, yung magpapagaling, Lord God, sa lola po ni Sister Gracias, Panginoon. Kayo rin po, Panginoon Diyos, mag-provide, Lord God, sa mga pangangailangan nila sa pagpapagaling. In Jesus' name, Amen. Prayer request naman po ni Sister Jennifer. Sabi niya po dito, please pray po kay Ricky Arabiana. May lagnat. Ganon din kay Mayet Arabiana. Namamagaan pa. At Mark Jill, may ubo at sibon. Lord God, pinapipray po namin si Brother Ricky. Panginoon Diyos, sa lagnat na naranasan niya. Panginoon Diyos, and ganon din Lord God kay Sister Mayet. Panginoon Diyos, na namamagaan pa. Lord God, alam namin, Panginoon Diyos, na kayo po ang magpapagaling, Panginoon Diyos. Magbibigay ng kalakasan sa kanila, Lord God, tatanggalin, Lord God, yung lagnat, Panginoon Diyos, yung pamamagaanang paa, Lord God. At kayo, Lord God, ang patuloy na mag-heal, Lord God, ng mga nararamdaman nila, Lord God. Ganun din po kay Brother Mark, Panginoon Diyos, sa kanyang ubot sipon, Panginoon, alam namin, Lord God, na simpleng sakit lang ito, Lord God. Pero alam namin na kayo po ang magpapagaling nito, ang simpleng sakit nito, Lord God, na madaling-madaling mo lang ito, papagalingin, Panginoon Diyos. At ngayon pa lang, dinideclare na namin, Lord God, na kayo po ang magpapagaling sa kanila. In Jesus' name, Amen. Yan, isa rin po sa prayer ni Sister Jennifer. Sabi niya po dito, prayer daw po kay Josh Arabiana, may sipon po siya. Lord, pinagpipray din po namin si Brother Josh, Panginoon, sa kanya nararamdaman ng sipon. Lord God, pagalingin mo po siya, Panginoon Diyos. At tanggalin mo po, Lord God, yung sipon na nararamdaman niya. Lord God, give him, Panginoon Diyos, sa financial, Panginoon, sa pagpapagaling niya para po sa sipon niya. Lord God, sa pangalan ni Jesus, Amen. Ganun din po sa prayer request ni Sister Marites. Sabi niya po dito, please pray po niyo ang financial problem at puhunan po namin ngayon December po. At sana din po, gumaling din po ang asawa ko po sa sakit niya, sa bato po niya. At sana din po makabayaran din po sa amin ang lahat po ng utang po namin. Lord, pinagpipray po namin, Panginoon Diyos, ang buhay nila, Sister Marites, Panginoon Diyos, sa kanila pong business, Panginoon Diyos. Bigyan mo sila, Lord God, ng financial, Panginoon Diyos, na nararamdaman nila, ang financial problem, Panginoon Diyos, sa pagiging puhunan nila, Lord God, sa kanilang business, Panginoon Diyos, sa December, Panginoon. Alam namin, Lord God, na kayo po ang magpro-provide nito, Panginoon Diyos. And Lord God, pinagpipray din po namin ang kanyang asawa, Lord God, na mayroon sakit sa bato, Panginoon. Alam namin, Lord God, na kayo po ang magpapagaling sa kanya, Panginoon Diyos. Dinideclare namin, Lord God, na tinutunaw mo na ito, Lord God, inaalis mo na ito, Panginoon Diyos, ang sakit sa bato, Lord God. Ngayon pa lamang, Lord God, ay wala na, Panginoon, dahil siya, Lord God, ay pinagaling mo na, Panginoon Diyos. And prayer din po namin, Lord God, sa mga utang po ni Sister Maritas, Lord God, alam namin, Lord God, na kayo po ang magpo-provide ng lahat ng ito, Panginoon Diyos, at papagalingin po, at bibigyan po sila ng financial, Panginoon Diyos, para po sa kanila mga problema. In Jesus' name, Amen. Ganon din po sa prayer request din po ni Sister Mitra. Sabi niya po dito, Sister, pa-pray po ang tindahan ng kapatid ko po na si Rodelio Santiago na marami pa pong customer. Na party needs, Amen. Yan, pag-pray po natin po ito. Lord God, maraming salamat po, Lord God, sa patuloy, Lord God, na pagsagot sa aming mga panalangin, Lord God. At pinapanalangin din po namin, Panginoon Diyos, ang prayer request po ni Sister Jill Mitra, Panginoon Diyos, na magkaroon, Lord God, ng marami pang customer, Lord God, si Brother Rodelio, Panginoon Diyos, at pahagandahin mo, Lord God, yung tindahan niya, Panginoon Diyos, bibigyan ng maraming paninda, Panginoon Diyos, magiging successful po yung business po nila, Panginoon Diyos, kayo po, Lord God, yung magpapala sa kanila, Panginoon. Alam namin, Panginoon Diyos, na kayo po ang magpo-provide, Lord God, ng kanilang financial problem, Panginoon Diyos, at iiwas mo, Lord God, sa gulo, ang tindahan po nila, Panginoon Diyos, sa pangalan ni Jesus, Amen. Prayer request po ni Sister Teresita, pakipray po si Nanette na gumaling na ang kanyang sakit, karamdaman na. Pakipray po si Nanette na gumaling na ang kanyang sakit, karamdaman na nakalbo at
na mayat. Lord God, pinapipray po namin, Sister Nanette, Lord God, sa kanya pong karamdaman, Lord God, kung ano man itong sakit niya, Lord God, na nag-cause, Lord God, ng pagkakalbo niya, Lord God, ng pagkapayat na, Lord God. Ngayon pa lang, Lord God, dinideclare na namin na hindi ito malala, Lord God, at pagagalingin mo ito, Panginoon Diyos, at alam namin, Lord God, ngayon pa lang, Lord God, tinutunaw mo na, Panginoon Diyos, inaalis mo na, Panginoon Diyos, yung sakit na nararamdaman ni Sister Nanette, Panginoon. Kayo pong mag-provide sa kanya, Lord God, ng kanyang pangangailangan. In Jesus' name, amen. Yan, para prayer request din po ni Sister Jerzita ulit, pakipray po si Sharon na huwag nang mamaga ang paa niya. Lord God, we pray for Sister Sharon, Lord God, na hindi po mamaga yung paa niya, Lord God, at alam namin, Lord, na kayo, Lord, ang patuloy na magpapagaling sa kanya, Lord God, kung ano man po, Lord God, yung nangyari sa paa ni Sister Sharon, Lord God, na wapang nun Diyos, hindi na po ito mag-cause ng malala, Lord God, at alam namin, Lord, na kayo po magpapagaling sa kanya, in Jesus' name, amen. Amen. Praise God. And prayer request po ni Sister Annie. Sabi niya po nito, ang una po is healing for Pablo Padilla. And pangalawa po, thank you Lord for the good health of Padilla family. Pangatlo, good buyer and good price sa lupa namin sa Iligan. And peace in the whole world. Thank you po. Lord, pinapipray po namin, Lord, ng prayer request ni Sister Annie. Lord God, ang healing, Lord God, kay Brother Pablo, Panginoon Diyos, kung ano man, Lord God, yung sakit na nararamdaman niya, Lord, alam namin, Panginoon Diyos, na kayo po ang nagpagaling nito, yes. Panginoon Diyos. And maraming salamat, Lord God, sa patuloy na pagprotekta, Lord God, pagbigay ng magandang halusugan, Lord God, sa family, Lord God, nila Sister Annie, Panginoon Diyos. And Lord God, nawa, Panginoon Diyos, ay magkaroon ng magandang buyer, Lord God, at magandang price, Lord God, yung lupa nila, Lord God, sa Iligan, Panginoon Diyos. And maraming salamat, Lord God, sa patuloy na binibigay mong kapayapaan sa aming mundo, Panginoon Diyos. Nawa, Lord God, kayo po ang patuloy na magbigay ng pagpapala sa kanila sa pangalan ni Jesus. Prayer din po ni Sister Merlin Liat. Pray for my complete healing and sa sister ko. Thank you, Lord. Lord, we pray for Sister Merlin Lee at Lord God, sa kanya pong nararamdaman sakit. Lord God, we pray for her complete healing, Panginoon Diyos, and sa kanya rin pong sister, Panginoon Diyos, na may nararamdaman, Lord. Kayo po ang patuloy na magbigay ng kagalingan, Panginoon Diyos. At ngayon pa lang, Panginoon Diyos, inideclare na namin, Lord God, na kayo po ang nagpagaling sa kanya, Panginoon. Prayer din po ulit ni Sister Teresita, papray po na gumaling na sa sakit karamdaman ang mga magulang ni Laila Carion. Lord God, we pray po, Panginoon Diyos, sa magulang ni Laila, Sister Laila Carion, Panginoon Diyos, na gumaling na, Lord God, sa karamdaman, Lord God, na nararamdaman nila, Lord God. Alisin mo ito, Panginoon Diyos, ngayon pa lang, Lord God, tunawin mo na ito, Lord God, at nawa, Panginoon Diyos, ay hindi na po nila ito maramdaman, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Lord, we pray din po, Panginoon Diyos, kay Brother Eleanor, Panginoon Diyos, sa prayer po ni Sister Teresita na, Lord God, na hindi na po hihimatayin, Lord. Lord, we pray, Lord God, na kung ano man, Lord God, yung magiging cause, Lord God, ng paghihimatay niya, Lord God, kayo po ang magtanggal nito, Panginoon Diyos, at nawa, Lord God, hindi na po maulit, Lord God, na mahimatay si Brother, Panginoon Diyos. Kayo po, Lord God, na patuloy na magbigay ng kagalingan, Lord God, sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, prayer din po ni Sister Teresita ulit. Prayer po na maraming bumili sa tindahan nila, Brother Joshua, at magkaroon ng pagkakaisa at pagtutulungan. Lord God, we pray for, Lord God, sa mga tindahan, Lord God, nila, Brother Joshua, Panginoon, na magkaroon, Panginoon Diyos, na magandang kita, Panginoon Diyos, na maraming bumili, Lord God, at na magkaroon, Lord God, na pag-iisa at pagtutulungan, Panginoon Diyos, sa kanilang tindahan. Nawa, Lord God, maging successful, Lord God, ng kanilang business, in Jesus' name, amen. Complete healing for Derek Elmer, sa prayer request po ni Sister Roda. Lord God, we pray, Lord God, sa prayer request po ni Sister Roda, Lord God, na magkaroon ng complete healing, Panginoon Diyos, si Brother Derek, Panginoon. Alam namin, Lord, na kayo po ang magpapagaling at magpo-provide po ng pangangailangan nila, sa pangalan ni Jesus. Amen.
Yan, prayer request din po ni Sister Presi Domingo. Hiling ko po ang kagalingan ng aking karamdaman at sana ibigay ni Lord ang hiniling ko. Salamat. Lord God, pinagpipray po namin, Lord, ang prayer request ni Sister Presi. Lord God, na kagalingan, Lord God, hiling kayo po mag-provide dito sa kanya, Lord God. At yung prayer niya po, Lord God, alam namin, Lord, na kayo, Lord God, yung magpo-provide dito, Lord God, magbibigay nito. Kung ano man, Lord God, yung hiniling niya, Lord God, alam namin, Panginoon Diyos, na kayo po ang magbibigay nito, Lord God. Kung hindi man ngayon, Lord God, alam namin, Lord God, na kailangan lang namin maghintay, Panginoon Diyos. At kung hindi mo ito ibibigay, Lord God, alam namin, Lord, na mas great yung ibibigay mo para po kay Sister Presi, Lord God. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. And nagpapasalamat din po pala Sister Jennifer, sabi niya po dito, Lord, salamat po sa lahat ng aming prayer request na iyong tinugon na. Lord, hindi man namin binibigkas ang aming mga labi, sinagot mo na lahat. Yan, maraming salamat po. Ang Panginoon Diyos ang patuloy na tutugon ng ating mga panalangin. Pakipray po si Jefferson, naingatan siya sa araw-araw niyang pagmumotor at naghahanap buhay. Lord, we pray for Brother Jefferson, Lord God, na ingatan siya, Lord God. Gabayan mo po siya, Lord God. Bigyan mo po siya ng protection, Lord God, sa kanya pong hanap buhay, Lord God, at sa pagmumotor niya, Lord God. Alam namin, Lord, na kayo po ang magbibigay ng financial sa kanila, Lord God, na maging maganda, Lord God, yung paghahanap buhay ni Brother Jefferson, Lord God. In Jesus' name, amen. And for the last po, sabi po dito ni Sister Teresita, again po, pakipray po ang kalusugan ng asawa ni Brother Louis Reyes na gumaling na siya sa kanyang sakit at karamdaman. Lord, we pray, Panginoon Diyos, sa asawa po ni Tatay Louis, Panginoon Diyos, na may nararamdaman din pong sakit, Lord, we pray for her complete healing, Panginoon Diyos, na kayo po ang magpagaling, Panginoon Diyos, at magbigay ng kalakasan, Lord, patuloy mo silang pagpalain, Lord God, at bigyan, Lord God, ng financial, Panginoon Diyos, para po sa nararamdaman sakit ng asawa ni Tatay Louis, Lord God. At ngayon, Lord God, binideclare na namin, Lord God, na unti-unti mo nang tinatanggal yung sakit ng asawa ni Tatay Louis, Lord God, at unti-unti mo nang inaalis ito, Panginoon. In Jesus' name, amen. Lord God, we pray, Panginoon Diyos, sa buhay ni Pastor Kiko and his family, Lord God, kila Ishan po ng good health, guidance, protection. God bless, Lord, Panginoon, and Lord, pinagpipray po namin sila, Lord God, na kayo po magbigay, Panginoon Diyos, ng blessing. In Jesus' name, amen. Yan yun lamang po ang mga prayer request. Wala na pong prayer request. At kung meron pong iba na ipagpipray. Ayan po. Ayan po, tayo po ay tapos na sa ating midweek service. Panalangin na po tayo sa ating pagtatapos. Dakilang Diyos, maraming salamat, O God, sa gabing ito, Lord, na pinagkalim niyo sa amin, Panginoon. Salamat, Lord God, sa iyong mga aral na pitunuro mo sa amin, Lord God. Naway, Lord, maging gabay po namin ito, Lord God, sa araw-araw naming pamumuhay, Panginoon, may apply po namin ito, Lord God. At Lord, sa aming pag-uwi sa aming mga tahanan, Panginoon, ingatan mo po kami, Panginoon, maging sa team online, Panginoon, naming kapamilya, Lord God, ingatan mo rin po sila, Panginoon, at pagpalain ang kanilang mga buhay, Panginoon, sa kanilang paglaan ng oras na makinig sa iyo, Panginoon. Yan po, samot na langin ko sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Yan, maraming salamat po sa mga nanood. Kaganina po nakita ko po na ang pinakamataas na nanood ay 24. Kaya maraming salamat po sa ating 24 viewers na nanood po. Maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay ninyo ng ating mga gawain. At sa ating pong pag-end ay sabay-sabay po nating isigaw na ang ating Panginoon Diyos ang maghari sa ating buhay, sa ating community, sa ating bansa, sa ating mundo. Sabay-sabay po tayo in 1, 2, 3. Jesus reigns! Jesus reigns! Jesus reigns! Jesus reigns! Jesus reigns! Jesus reigns! And Jesus reigns! Yan, maraming salamat po. At sa iba pong prayer request na hindi po namin na ipag-pray, ngayon ay wag po kayo mag-aalala kasi ipag-pray po namin ito.
sa off-cam or hindi man ninyo nakikita, huwag po kayo mag-alala dahil ipag-prepay po namin ito at ng ating pastor. Maraming maraming salamat po sa mga nanood. Ganun po kay Sister Cheryl, kay Sister Jennifer, kay Sister Merlin Lia, kay Sister kay Sister Teresita, kay Sister Arzen, kay Sister Gracias, kay Sister Evangeline Lia, kay Sister Roda, Panginoon, maraming salamat, Panginoon Diyos. At maraming salamat din po sa inyo sa panunood po ninyo. Kay Sister Marlina Diaz, Panginoon, kay Sister Badet, Lord, kayo po ang patuloy na magpala sa kanilang mga buhay. Maraming maraming salamat, Panginoon. And ganoon din po sa ating viewers, maraming salamat po sa panunood po ninyo. Nawa po makita po namin kayo sa susunod po na gawain. Tomorrow morning po, Thursday, meron po tayong morning devotion. Nawa po ay makita po namin kayo sa morning devotion. At kung hindi man po namin kayo makita, meron pong team replay sa mga nagre-replay po. Maraming maraming salamat sa inyo. Yun lamang po. Maraming salamat. Online family, pakishare po yung video po natin after this. Thank you so much. Good night, everyone. God moves in marvelous ways. Amen. Praise God. To God be the glory po.